Bago tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Nang pasensya. Sinabi ni Tope kay Rita na huwag itong humingi ng pasensya. Sinagot siya ni Hana na kung yan lang ba ang masasabi niya, ang pasensya. Sinabi ni Tope na Hana, tumigil ka na. Pero sinagot siya ni Rita na okay lang Tope. Sinabi pa ni Rita na gusto niyang humingi ng pasensya at tama daw si Hana na ginamit niya lang si Tope para magkaroon ng anak. At nagsabi pa siya uli ng pasensya. Hinarap siya ni Hana at tinanong na kung yan lang ba. Yun lang daw ba ang hinihingi ni Rita ng pasensya? At kung akala niya, yun lang ang kanyang ginawa. Nagkaroon daw ito ng anak kay Tope, pero hindi sinabi ni Tope kung ano ang katotohanan. Sinabi ni Tope kay Hana na wala si Rita ang kinalaman, pero sumagot ito na merong kinalaman si Rita. Dahil si Rita daw ang rason ng gabing namatay ang kanyang ama, dahil umalis ito para habulin si Rita. Narinig lahat ni Rita ang mga sinasabi ni Hana na siya ang pinipili ni Tope kaysa sa kanyang pamilya. Kaysa sa kanya. Sinabi pa ni Hana na kung hindi talaga pinili ni Tope si Rita, hindi siya hahabulin ng kanilang ama. Dahil ang gusto lang naman ng kanilang ama ay magbagong buhay sila. Pero ayun nga, nagbagong buhay sila dahil namatay din ang kanilang ama. At yun din ang dahilan ng kanyang pagkabugbog. At kahit ilang taon pa daw ang nakalipas, pero halos ikamatay daw ni Tope ang bugbog niya sa kanyang braso. Walang magawa si Tope dahil nasabi na lahat ni Hana kay Rita. At sinabi pa ni Hana kay Rita na kung hindi niya naman mamahalin ang kanyang kuya, ay tigilan niya na ito. Dahil sinira na daw ni Rita ang kanyang pamilya at konting-konti na lang ang natira sa kanya. Kaya nakikiusap si Hana na tigilan na at tama na. Hindi makapagsalita si Rita sa lahat ng mga narinig niya mula kay Hana. Sinabi ni Tope kay Hana na tama na at niyakap niya ito habang umiiyak. Hana at Tope ay nag-usap sa harap ng kanilang bahay. Sinabi ni Tope kay Hana na gusto siyang isalba ni Rita kaya siya itinaboy. Sumagot si Hana na hindi na siya magugulat kung ipagtatanggol niya pa rin si Rita. Sinabi ni Tope na sana paniwalaan siya dahil siya ay nagalit rin kay Rita. Nung kinausap daw si Rita ng kanyang mga magulang at ito ay nakipag-break sa kanya at sa galit niya ay hindi niya iyon matanggap. Rita, habang kinakarga si Baby Andrew, ay iniisip niya pa rin ang mga sinabi sa kanya ni Hana, ang mga nakaraan at ang mga rason kung bakit nagkahiwalay sila ni Tope at ang rason kung bakit may peklat si Tope sa braso. Habang naalala ang lahat, hindi mapigilan ni Rita ang umiyak. Sinabi ni Tope kay Hana na unti-unti ay naiintindihan niya na si Rita, na itinaboy daw siya ni Rita dahil gusto itong masalba. Pinili daw ni Rita ang buhay ni Tope kaysa sa kanya. At sinabi pa ni Tope na nabuntis si Rita na Margaret ang pangalan ng kanilang baby. Pero nang lumabas ito ay patay na. Ipinaintindi ni Tope kay Hana na habang nasa Canada sila ay nagdusa rin si Rita. Hindi daw kasalanan ni Rita kung bakit minahal siya at hindi rin kasalanan ni Rita na hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ito. Kung gusto daw magalit ni Hana ay kay Tope siya magalit, huwag kay Rita at huwag sa anak niyang si Andrew. Kahit pa ulit-ulit daw siyang mag-sorry kay Hana ay gagawin niya. Sinabi ni Tope kay Hana na pasensya dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ito sa mga ginawa niya. Karapatan daw ni Hana na maramdaman iyon. Pero walang karapatan si Hana na manakit ng ibang tao, lalo na sa damdamin ng tao. Sinabi pa ni Tope na mahal niya si Hana at ito ay ang kanyang little sister. At sabi niya, hindi man siya the best na brother dahil ilang beses niya itong binigo si Hana. Pero ang sabi niya, hindi siya titigil na maging kuya nito. At umaasa si Tope na sana matanggap ni Hana si Rita. Si Andrew na kanyang anak dahil parte na sila ng buhay ni Tope. Umalis si Tope at niiwan si Hanang mag-isa habang ito ay umiiyak. Peterson ay dumating sa bahay ni Narita at handang-handa na itong makita si Baby Andrew. Abangan! Tope at Peterson ay nagkita sa bahay ni Narita. Ano na naman kayang gulo ang magaganap sa pagkikita ng dalawa? Thank you for watching mga kabantahera! Please leave your comment para ating mapag-usapan. Kapit-bahay, like and subscribe.